Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po yung sa mga, may mga bago tayong kasama ngayon sa ating broadcast. Salamat po sa Panginoon, nandyan kayo. Sa akin pong paghahanda at pananalangin habang para po dito sa ating morning devotion ngayon, meron pong isang kanta na pinaalala ang Diyos sa akin. Ito po isang lumang kanta na. Lumang kanta na ito na ang title po nito ay Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Pwede po bang sandali po muna natin itong pakinggan? Amen. Naglalaro sa hangin ang buhay ko. Hindi malaman ko saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Paawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapaguran ang laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng iwanag. Layaw ng laman, siyang pansamantalang kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan natutungo. Nasa hangin pa ako, hindi alam kung saan ang tungo. Jesus, kung wala ka, di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaring nasa hangin pa ako, hindi alam kung saan ang ko nga po yung kantang na yan, napaisip po ako, o nga no, nasaan nga kaya ako kung di dumating si Jesus sa buhay ko, kung di ko siya nakilala. Mula sa isang magulo at mahirap na pamilya, yung pinanggalingan ko. Lumaking may galit sa mundo, marami hinagpis sa buhay, bata pa lang ako, naranasan ko yung ma-recheck, mahina ang loob, walang pag-asa, at walang pangarap sa buhay. Yun ako noon, hanggang sa isang araw, mula sa aking pinapasukan sa isang record bar bilang isang tindera, meron pong isang nangungulit na tambay noon sa tindahan na pinagtatrabahuhan ko. At ito po ay laging nagyayakag na sumama sa kanya sa isang Bible study daw. At ito, patuloy lagi itong nangungulit, no? At para nga matapos na yung pangungulit niya, si ano po yun eh, si Pastor Manny po yun. Dahil nga,
para tumigil na siya, no, sumama na din po ako. At sa aking pagdalo sa gawain na yon, ang unang pong salita na tumama po sa puso ko ay yung salita na mahal ako ng Diyos. Apat na salita na sobrang tumagos hanggang sa aking kaluluwa. Na ako, isang makasalanan, palpak, no? Mahal ako ng Diyos, para bang di pa makapaniwala. Pero yun pala yung talagang totoo. Mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. At nagsisink in sa akin yun. At nung naulit yung aking pagpunta, nadama ko yung pag-ibig ng Diyos. Lalo na pag yung nagkakantahan na ng mga worship song, talagang binuhusan niya ako ng pag-ibig niya, no? Yung umaapaw sa saya, yung kasiyahan ng puso, no? Yung sarap, yung saya ng gaang ng pakiramdam, tumanggap ako ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Pinuno, pinatawad sa aking mga kasalanan, ginawa siyang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. At dahil nga doon, naging sanhi din po yon para kasabikan ko po yung pagbabasa ng Bible at alamin pa yung pag-ibig ng Diyos sa akin. At sa patuloy na pagdalo, pagbabasa, unti-unti po nabago ng Diyos ang aking buhay. Yung mga bagay na mga di ka nais-nais na ugali, pamumuhay, yan, binago po ako ng Diyos yan. Isa po sa himala na ginawa niya sa buhay ko ay yung binigay niya po ako ng magandang trabaho bilang operator sa PLDT. Mula sa pagiging tendera, hindi nakapag-aral dahil sa kahirapan. Pero binigyan ako ng isang magandang trabaho. Nuturing kong himala yung kasi hindi naman ako nakapagtagpos at mahigpit ang kompetisyon. Puro sila mga college graduate. Ang pinaka-ano lang, second year college, yung pinaka-mababa. E ako, high school lang yung natapos ko. At nakipagsabayan talaga doon. Pero talaga, kaya nga po naging himala yun, no? Alam nyo, lagi lang pinanghawakan kong word ng Lord noon sa Luke 18:27, what is impossible with men are possible with God. Ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. And to make the story short, isa nga po ako napabilang doon sa nakapaso. Parang butas ng karayom ng mga pinagdaanan, proseso, pero talagang sa kanyang kapangyarihan, nasama po ako doon, napasok po ako. At naging pagpapala din po yung trabaho na yun sa akin. Natandaan ko po, no, ang sweldo lang po namin noon, monthly, harang 80 year, bale year, 81 po yun. Harang 80 pesos lang. Kasi natatandaan ko po, isang testimony ko noon, nung unang sweldo ko po sa PLDT ay 800. Yung time na yon, malaki na po yon. At isang, ang naanuhan ko nga doon, talagang dumoble. No? Kahit bago pa lang kami noon sa Lord, natutunan na po talaga yung mag-ikapo. At talagang, alam niyo po yon, no, na yung katulad ng sinabi niya sa kanyang salita na siya ay dumating upang tayo ay magkaroon ng isang buhay na masagana at ganap. Pero ang magiging Kristiyano po ay hindi puro bed of roses. No po? Hindi po porque Kristiyano ka na ay exempted ka na sa mga problema, sa mga pagsubok. Sabi nga ng Word of God na yung mga itong mga problema, itong mga kahirapan, mga tubulay, ito po yung test o pagsubok ng sa ating mga pananampal, testing of our faith. Ito rin po ay isang opportunity na para lalo pa tayong tumibay, tumatag sa ating pananampalataya. At higit sa lahat, mahayag yung kapangyarihan at yung kaluwalhatian ng Diyos sa buhay natin during sa mga pagsubok na yan. Tulad sa mga naranasan ko po. Alam niyo po, no, tatlong beses ako nakunan, no, tatlong beses ako nakunan bago po dumating yung
sinila yung aming panganay. Heartbreaking po yon kasi yung bang tatlong beses ni Raspa. At ang isa pong hindi ko malilimutan doon, yung ikatlong Raspa na naranasan ko habang ako ay nasa recovery room. Sinabi, narinig ko po ng malinaw sa Lord. Sabi niya, yun na yung huling Raspa ko. Yun na yung huling punta ko sa room na yon, at sa susunod na pagpunta ko doon ay mga ano na, meron na akong anak. Meron na akong baby. And true to His word, nangyari nga po yun. At worth it lagi yung pag-iintay sa Diyos. Sinila nga po yung aming yung aming panganay. Pangalawa pong naranasan ko po no, na sitwasyon, na problema sa buhay namin, yung nasunugan po kami ng bahay. March 1999 po yun. At nung tinayo na uli yung bagong bahay namin, no po, pinataas na namin yung flooring. At salamat din sa Lord kasi yung dati namin kasi bahay, mababa lang siya. Sabi nung isang kapatiran, o yan, yung pagdating ng baha, hindi na kayo aabutin ng baha. At kung kayo ay abutin pa rin ng baha, ibig sabihin, lubog na talagang nobeleta. At tama nga po, no po, talagang na-preserve kami po, no, sa talagang lumaki ang baha. Grabe dito sa nobeleta. Isang beses lang po kami pinasok. Yung talagang grabing-grabe na limutan ko na po kung anong bagyo, pero konti lang naman po yung ano, yung parang sa ano lang, sakong lang po siya, pero talagang na-preserve po talaga kami doon. Parang naging yung maganda rin po nung nangyari, dahil kung hindi kada ulan layo po kaming nakababad sa baha, so, sa tubig. Tapos po, at dahil nga po na nasunugan kami, nakaranas po kami ng financial problem doon. Pero, alam yung mabuti po ang Diyos. Kasi maraming imposible uli ang ginawa ng Diyos sa buhay namin na naging posible. Talagang tinulungan niya kami, hindi kami pinabayaan ng Diyos. Maraming pabor ang binigay sa amin ng Diyos, no, sa pag-aaral ng mga tatlong kong anak. Ang Diyos talaga ang tumustos ng kanilang pag-aaral hanggang sila lahat ay nakapagtapos na ng kolehiyo. Ito nga pong pinakahuli ay si Isaac. Praise God po talaga, naranas at nakita namin yung pagliligtas po talaga ng Diyos. At itong pinakahuli po na naranasan ko po, dumaan ako talaga sa most difficult time ng buhay namin. Namatay yung asawa ko, si Andy. Umuwi na po siya sa piling ng Diyos. Totoong napakahirap at napakasakit ng naranasan ko. Lalo na po namatay siya sa gitna ng pandemic na meron po tayo. Hindi na po namin siya nakita na inuwi dito. Siya ay inuwi na lang na naabo na siya. Hirap po nung journey na naranasan ko po yun, na nakapanahon na naka-quarantine pa po kami. Na-share ko na po lahat yan, yung mga damdamin ko at naranasan ko during that time, doon sa day 57 ng ating devotion. Pero alam niyo po, meron po akong isang amazing na ginawa ang Lord sa akin na gusto ko po talagang i-share kasi nagbigay po talaga nito. Siya po talaga ang puso ko dito. Itong last Tuesday lang po, noong June 2, sakto po, isang buwan na ng kamatayan ni Andy. Kasi po, nag-pray po ako na, Lord, sana naman mapaginipan ko yung asawa ko. Kasi naingit ako dun sa mga bata, yung mga anak ko. Lahat sila, noon, first day pa lang, noon, lagi nila napapaginipan si Andy. Masaya, ganyan. Tapos sabi ko, ako sana rin, ako rin. Alam niyo yung araw na yon ng Tuesday, saan 1 month na po siya. Napaginipan ko po siya. Ako po ay nandun sa gate. Tapos, dadaan siya. Malinaw yung mukha niya, maliwanag. Tapos sabi ko sa kanya,
may ginagawa yata ako na sabi, Alice ka ba? Hindi ka pa nagpapaalam sa akin eh. Tapos ang ginawa niya, no, tumayo ako, kinis niya po ako sa lips, at yung kiss na po yon, damang-dama ko po na parang totoong-totoo. Na parang, ano ba, parang half na gising ako o half na natulog, na naginip. Kasi po, damang-dama ko po talaga yung halik na yon, no. At tapos sabi ko po sa kanya, parang yung time din pong yon ay parang alam ko na wala na siya. Kaya tanong habi ko sa kanya, ano, okay ka ba doon? Sabi niya, oo naman, okay ako. At tapos, yun po, nagising na po ako. Tuwa po ako, galing naman ni Lord, pait naman niya, ano po, nakapagpaalaman kami, ano, at may bonus pa pong kiss. At pagkagising ko nga po yun, hinawakan ko po yung labi ko, na kasi nga po, no, alam niyo yung nadama ko yung buhay na halik na yon. Ay, ang sarap po ng pakiramdam ko. Talagang nasiyahan po ako at napasaya talaga ako ng Lord. Ito, na-comfort po talaga ako. Isang comfort din po na yung truth na alam ko na pansamantala lang po kaming magkawalay. At sa taktang panahon ng Diyos, alam ko po na kami ay muling magkikita at magkakasama ng walang hanggan. Grabe po yung mga naging karanasan ko. At kung paano po yung unang naranasan ko na pinadaba yung pag-ibig ng Diyos sa puso at buhay ko at maranasan yung kapangyarihan niya. Ayun din po, the same na tulad na naranasan ko ngayon. Mas intense yung pagpapadama ng Diyos ng pag-ibig niya sa akin. Yung pagsama niya, yung pagliligtas niya, yung pagtulong niya, at yung patuloy na pagpapala ng kanyang pag-ibig sa akin. At naitatanong ko nga po yun, paano nga kaya, no? Naging tanong ko nga, katulad yung sinabi dun sa kanta, nasaan kaya ako kung wala si Jesus sa buhay ko? Saan kaya ako pupulutin? Saan kaya ako ano kaya yung mangyayari sa akin? Salamat sa Diyos, nakilala ko siya. Tagpuan ako ng Diyos. Sabi doon sa Jeremiah 29:11, sapagkat batid kong lubos sa mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi nyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito ang mga plano magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ikaw, kaibigan, ikaw na nakikinig ngayon, kumusta ng kalagayan mo? Sa oras na ito, nag-aalok ang Diyos ng kanyang pag-ibig sa iyo. Mahal ka ng Diyos? Mahal na mahal ka ng Diyos? Gusto kong ulit-ulitin yan. Mahal ka ng Diyos. Kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para sa iyo. Kung sasampalataya ka, di ka mapapahamok kundi pagkakaroon ka ng buhay ng walang hanggan. At nais rin ng Diyos na maranasan at maipadama sa iyo yung pag-ibig na yan. Yung pagmamahal ng ating ng Ama sa langit. Alam na alam niya ang iyong kalagayan, ang mga dinadaanan mo sa buhay. At sinasabi niya sa iyo ngayong umaga, nais niyang gumawa sa iyong buhay. At kung papahintulutan mo siya, na gawin siyang driver at hahawak ng manibela ng buhay mo, mararanasan mo isang buhay na ganap at kasiyasiya. Di ko sinasabi sa iyo na wala ka ng magiging problema, na wala ng magiging hassle na darating sa iyo. Pero ito ang sinisiguro ko sa iyo. May kasama ka sa bawat problema na darating sa buhay mo. Kasama mo isang makapangyarihan at isang mabuting Diyos. Kayang-kaya ng Diyos na itawid ka sa lahat ng iyan. Di lang itawid, tulungan at sagipin. Kung magdidesisyon ka lang ngayon na tumugon at tanggapin ang alok ng Diyos sa iyo, na gawin siyang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo, tutulungan kita sa isang panalangin ng pagtanggap.
na ariin mo na ito yung laman din ng puso mo, na ito yung sinasabi ng puso mo. Kung gagawin mo ito at kikilalanin mo siya, at kikilalanin mo na ikaw ay nagkasala at di mo kayang iligtas ang iyong sarili, magpapakumbaba sa kanyang harapan at tatalikod sa mga kasalanan. At kung papapasukin mo siya sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, gagawa siya. Willing ka bang gawin yan? Nais mo ba? Kung handa ka na, mananalangin tayo. Sabayan mo ako sa panalangin na ito. Amang Diyos, salamat po sa araw na ito. Ako po ay nagpapakumbaba na lumalapit sa iyo. Kinikilala na ako ay makasalanan. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking pagkakasala mula pa nung aking pagkabata noon hanggang ngayon. Linisin niyo po ako. Binubuksan ko po ang aking puso sa iyo ngayon. Tinatanggap kita, Jesus, sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Ikaw na po ang humawak ng manibela ng aking buhay. Ikaw na po ang maghari. Ikaw po ang masunod sa aking buhay. Salamat po. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa pag-ibig po. Ito po aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At kung ginawa mo yan, kapatid, binabati kita. Markahan mo to, tandaan mo tong araw na ito na ikaw ay napabilang sa malaking pamilya ng Diyos. At inihiling ko na makipag-ugnayan ka sa amin para matulungan ka sa bagong buhay na tinanggap mo ngayon na kasama si Jesus. Muli, congratulations sa iyo at hayaan mo na ako naman ang manalangin para sa iyo. Hallelujah. Oh, Panginoon, salamat po. Dahil sa oras na ito, laksa-laksa anghel ang nagdiriwang sa kalangitan dahil sa isang kaluluwa. At isang kaluluwa na naligtas, nagsasaya ang langit. Maging kami, Panginoon, O Lord, ang buong JG, Panginoon, Lord. Masaya, Panginoon, O Lord, dahil sa kapatid namin na ito na tumanggap sa iyo. Panalangin ko po, banal na Espiritu, ang iyong paggabay sa kanya, ang iyong pagtuturo sa kanya sa bagong journey na meron siya ngayon sa kanyang buhay. Lagyan niyo po siya ng uhaw sa kanyang puso na lalo ka pang kilalanin, O God, na lalo pa mabuksan ang kanyang mga mata sa katotohanan. Talagang dalhin niyo po siya, Panginoon, O Lord, sa isang karanasan na kung saan mararanasan niya yung pag-ibig niya, yung kapangyarihan, Lord, ng iyong salita, Panginoon, O Diyos. Ingatan niyo po ang kapatid namin ito, O Lord, at talagang sa iyong tamang araw, Panginoon, yung most perfect time, talagang ma-meet po namin siya at makasama namin siya sa iglesia, Panginoon, O Lord. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin. Ito po ang aking panalangin sa mga kapatid na tumanggap sa inyo, O Diyos. Amen in Jesus' name. Sige. Ngayon naman po, dadako na po tayo sa ating mga pananalangin. Pangungunahan po tayo ng ating mga kapatid. Para po sa ating unang prayer item, papanalangin niya yung ating mga hinahayuan, yung ating mga sinisheran, yung ating mga VIPs. Sige po, manalangin po tayo. Nagpapasalamat ng lubos araw-araw na kami inyong pinagpala sa mga aspeto sa aming buhay. Panginoon, humihingi rin kami ng kapatawaran sa lahat na nagawang pagkakasala. Panginoon Diyos na mahabagin at makapangyarihan, aming itinataas sa inyo at ipinapanalangin ang aming nabahagian ng inyong mabuting balita. Kayo na bahala na sa kanyang mga saradong festival at matitigas na puso.
mahal na bahagian pa, babahagian pa. Panginoon, tulungan po ninyo at loobin na itong mabuting balita na galing sa inyo ay manatili sa kanila. At kumilos kayo, O Diyos, sa buhay nila nang maranasan nila kung paano sa buhay may buhay, na may kasamang Diyos at kung gaano kayo kabuti sa mga taong naniniwala at tumatanggap sa iyo, O Diyos. Kung gaano kasarap ang pakiramdam na may Diyos sa buhay, yung pakiramdam na kumpleto ka kahit magulo, masaya ka, dahil yun ang nais gawin ng Diyos sa bawat nilalang niya. Maraming problema at pagsubok sa buhay na tayo ay pinagawa. Kung paano sa buhay na may Diyos na kasama at kung gaano kayo kabuti sa mga taong naniniwala at tumatanggap sa iyo, O Diyos. Kung gaano kasarap ang buhay na pakiramdam na may Diyos. Buhay yung pakiramdam na kumpleto ka, masaya ka, dahil yun ang nais ng gawin ng Diyos sa bawat nilalang niya. Maraming problema, pagsubok sa buhay, tayo ay pinaghanda at pinanatag ng Diyos para maging matibay. Dahil may Diyos tayo, may kakampi tayo, kaya walang makakatalo. Panginoon, tulungan po kami na ito'y aming magagawa at maisagawa pa. Dahil di po namin kakayanin kung di Ikaw, O Diyos, di namin kasama. Ikaw ang buhay namin, Panginoon. Holy Spirit, lagi mo kaming gabayan para mapalaganap ang mabuting balita sa sangkatauhan. Na may Diyos na kasama at kung gaano kayo kabuti sa mga taong naniniwala at tumatanggap sa iyo, O Diyos. Kung gaano kasarap ang pakiramdam na may Diyos sa buhay natin ngayon. Yung pakiramdam na kumpleto ka, masaya ka, dahil yun ang nais gawin ng Diyos ng bawat nilalang niya. Maraming problema, pagsubok sa buhay, tayo ay pinaghahanda at pinatatag ng Diyos para maging matibay. Dahil may Diyos tayo, may kakampi tayo, kaya walang makakatalo. Panginoon, tulungan po kami sa aming gawain na aming maisagawa. Dahil po di namin kaya ito kung hindi namin kayo kasama. Ikaw ang buhay namin, Panginoon. Holy Spirit, lagi mo kaming gabayan para maipalaganap ang mabuting balita sa sangkatauhan sa aming bansa, sa aming kapwa Pilipino, sa anumang lugar, anumang lahi, anumang lingwahe na meron ang bawat bansa. Panginoon, tuwirin at baguhin mo kami, O Diyos, patungo sa tamang landasin. Salamat po, O Diyos, sa dakila mong pangalan, Jesus. Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Ngayon po ay dumako naman po tayo sa ating prayer item number 2. Panalangin natin yung ating mga kapatid, lalong-lalo na ang worship team na kung saan ay talagang sila yung ginagamit ng Panginoon para maging matagumpay ang ating pang-araw-araw na online devotion at maging yung ating online worship service. Hallelujah, O God. Hallelujah, Lord. Glory to your wonderful name, O Father. We thank you, Lord, and bless you. We give you all the glory, all the honor, all the praises, all our thanksgiving, O God. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka, Panginoon. Dakilain ka, aming Diyos, Ama, mula noon, ngayon, at magpakailanman. Hallelujah. Aming mabuting Diyos, mapagpalang Ama, in the mighty name of our Lord and our Savior Jesus Christ. Nagpapasalamat po kami, patuloy aming Diyos, sa pagkakataon talaga na patuloy niyo po kaming mapalakas, Panginoon, mapatatag, O God, at patuloy na
makasumpong ang bawat isa sa amin ng pag-asa, Panginoon, mula sa inyong mga salita, O God. Lord, nagpapasalamat po kami, Panginoon, na bagamat wala po kaming pagkakataon na kami ay makapagsama-sama, Panginoon, pero Lord, salamat, patuloy niyo po kaming pinagkakaisa sa pamamagitan ng inyong Espiritu, Panginoon, at sa pamamagitan din po, Panginoon, ang ginagawa po naming mga online devotion, Panginoon, yung pagbo-broadcast, O God, na aming ginagawa, Panginoon, sa araw-araw. Panginoon, kilala niyo po yung mga kapatid po namin na talagang nagpapagal, Panginoon, mga nagpupuyat talaga, Panginoon. Lord, salamat po sa mga buhay nila, lalong-lalo na po ang worship team namin, Panginoon. Lord, hindi po lingid sa inyo yung kanilang ginagawang pagsasakripisyo, Panginoon. Lord, yung oras at lakas, karunungan na kanilang binibigay, Panginoon, upang maging matagumpay, maayos, malinaw, Panginoon, ang bawat broadcast po namin sa araw-araw, O God. Lord, dalangin ko po na patuloy niyo pong pagpalain ang aming mga kapatid na ito, O God, ang aming mga kabataan na ito, Panginoon. Pagpalain niyo po sila patuloy ng kalakasan, karunungan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Lord, talagang hindi alam po namin, hindi po ganun kadali, Panginoon, yung kanilang ginagawang pagsasakripisyo, Panginoon, para makapagpatuloy ang aming gawain na ito, Panginoon. Kaya Lord, sa inyo pong mapagpalang kamay po namin, O God, patuloy na pinagkakatiwala ang kanilang mga buhay, O God. Lord, pagpalain niyo po talaga sila, Lord, sa lahat ng area ng kanilang mga buhay. At hayaan niyo po, Panginoon, kayo po yung magbabalik sa kanila, O God, ng ibayong kalakasan na nagmumula sa inyo. At nawa, Panginoon, patuloy niyo po silang pagpalain ng karunungan upang, Lord, masigit pong maging maayos, maganda, Panginoon, matagumpay ang aming ginagawang broadcast online, Panginoon, ng JGM Ministry, O God. Lord, salamat po talaga sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, tinataas ko rin po sa inyo sa panalangin, O God, ang sistema ng aming edukasyon sa panahon na ito, O God. Lord, hindi po lingid sa inyo, aming Diyos, yung krisis na aming kinakaharap, Panginoon, na naging dahilan din po na magkaroon po ng problema maging sa sistema ng pag-aaral ng aming mga kabataan, Panginoon. Lord, dalangin ko po talaga na patuloy niyo pong pagpalain ng karunungan, O God, yung mga leader po namin sa Department of Education, O God, maging doon sa Commission on Higher Education. Lord, talagang kayo ang magpala talaga sa kanila ng karunungan kung ano po ba ang dapat po nilang gawin, O God, upang maging matagumpay talaga ang pag-aaral ng aming mga kabataan, Panginoon, dahil hindi niyo po kalooban na masayang ang kanilang oras, panahon, kundi talagang Lord, magamit po talaga yung mga panahon na ito, O God, lalong-lalo na po sa krisis na ito na hinaharap ngayon ng mundo. Lord, talagang kayo po yung magpala, O God, sa area nito ng pag-aaral ng aming mga anak, Panginoon. Lord, dalangin po namin kung loobin niyo po na ang kanilang pag-aaral ay magiging online study. Lord, talagang kayo ang magbibigay talaga ng karunungan maging sa mga teachers, Panginoon, dahil hindi rin po magiging madali para sa kanila ang magturo talaga sa ganitong pamamaraan, Panginoon. At Lord, maging ang mga kabataan din po namin, dahil hindi po lahat ng estudyante ay merong mga computer at internet connection sa kanilang mga bahay, Panginoon. Lord, talagang kayo po ang makapangyarihang kikilos upang Lord, mapagpala talaga, O God, ang pag-aaral ng aming pong mga kabataan, Panginoon.
Panginoon, hayaan niyo din po, O God, na magamit ko po yung pagkakataon na ito na ipanalangin, O God, ang sambayan ng Pilipino, Panginoon, lalong-lalo na po ang mga tax-paying public, O God. Lord, sinasabi po ng inyong mga salita, O God, na kami, O Diyos, ay dapat pong gumalang at magpasako, Panginoon, sa mga pinuno ng aming pamahalaan sapagkat walang pamamahalang hindi nagmula sa inyo, Panginoon. At kayo rin po, aming Diyos, ang nagtatatag ng pamahalaan na umiiral, O God. At itinuturing niyo po, Panginoon, na ang bawat pinuno ng aming pamahalaan ay inyong mga lingkod na pinili para sa ikabubuti po talaga ng bawat mamamayan. At ito rin po yung dahilan ninyo, O God, kung bakit po kami nagbabayad ng buwis. Kaya Lord, dalayan ko po, Panginoon, na ito pong panahon na ito na kung saan ay talagang bayaran po ng aming mga income tax, O God. Dalayan ko po talaga, Panginoon, na matagpuan niyo po talaga ang bawat isa, Panginoon, mga taxpaying public, O God, na maging tapat, O God, maging sa pagbabayad ng aming mga buwis, Panginoon. Dinadalangin ko po na ang bawat mga private corporations, O God, mga professionals, mga self-employed, Panginoon, na nawa sa kabila po ng krisis talaga at patuloy na pagbagsak ng ekonomiya ng aming bansa, Panginoon, matagpuan niyo pa rin po kami, O God, na tapat sa aming pagbabayad ng aming mga buwis, Panginoon, upang Lord, maipakita po namin ang aming talagang pagmamahal, pagmamalasakit, pagsuporta at pagtulong, O God, sa aming bansa, Panginoon, upang matulungan talaga na maiahon muli, O God, ang ekonomiya ng aming bansa, Panginoon. Lord, salamat po dahil naniniwala po kami, Panginoon. Kayo po aming Diyos ang patuloy na tutulong, O God, sa aming bansang Pilipinas, Panginoon. Kayo po ang muling magbabangon, O God, ng aming ekonomiya, Panginoon. Kayo po yung patuloy talaga na magbubukas ng maraming pintuan, Panginoon, upang Lord, mapagpala ang aming bansa at Lord, kayo po yung talagang magpapatupad, O God, ng magandang plano nyo sa bansang ito dahil kami naniniwala, Panginoon, sa glorious destiny ng bansang Pilipinas. Salamat po sa lahat ng ito, Panginoon. Salamat sa inyong kabutihan, salamat sa inyong katapatan, salamat po sa inyong pag-ibig na kailanman ay hindi po magmamali, Panginoon. Salamat po, O Diyos. We thank you, Lord, and bless you. We give you all the glory, all the honor, all the praises, O God. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Ako naman tayo sa prayer point number 3. Patuloy natin ipanalangin ating bansang Pilip, lalo na ngayong GCQ na. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Hallelujah, Jesus. Purihin ka, sambahin ka. Lord, tinataas ko po sa panalangin ng aming bansang Pilipinas. Lord, hindi po talaga lingid sa inyo ang nangyari sa aming bansa. Lord, ikaw po talaga ang maghari sa bansang ito. Kayo po talaga ang magkapala sa bawat isa. Naniniwala po ako na may magandang plano po talaga kayo sa bansang iyong pini. Lord, makakabangon talaga kami sa krisis na naranasan namin ngayon. Lord, pinapanalangin ko din po yung mga kabayan po namin na balik trabaho na po talaga, Lord. Lord, ikaw yung po talaga ang mag-ingat sa kanila, Panginoon. Lord, yung divine protection niyo po talaga sa bawat isa, Lord. Talagang sa inyo po talaga nila, Lord, masumpungan, Panginoon. Lord, yung kalakasan po at yung karunungan po talaga sa kanilang buhay sa araw-araw, Panginoon. Lord, pinapanalangin ko din po talaga ang aming mga frontliners, Panginoon. Lord, talagang kayo po talaga, Lord, ang magbigay po sa kanila ng kalakasan, Panginoon, at lang yung pagpapala po talaga sa kanilang mga buhay. At Lord, yung divine protection niyo po talaga, Panginoon, sa bawat isa, Lord. At Lord, salamat po talaga sa kanilang mga buhay, Panginoon, na Lord, talagang hindi po talaga nila, Lord, naantala, Lord, yung takot, Panginoon, at Lord, yung pagod, Panginoon, Lord, para magampanan lang po talaga nila, Lord, yung kanilang mga trabaho, Panginoon.
Lord, yung mga doktor po at mga nurses po talaga, Lord, na kayo po talaga, Panginoon, ang ibigay po sa kanila ng karunungan, Panginoon, Lord, yung divine protection niyo po talaga sa kanila, Lord. Talagang wala na po talaga, Panginoon, maawaan sa kanila sa virus na ito. Sa lahat talaga, Lord, ng mga frontliners, Lord, talagang kayo po talaga, Panginoon, ang mag-ingat sa kanila, Panginoon, Lord. Pinapanalangin ko din po talaga, Lord, yung mga naapektuhan ng virus na ito, Lord. Lalo na po, Panginoon, yung mga na-infect, Lord, ng virus na ito, Lord. Talaga, Lord, kayo po talaga, Panginoon, ang magbigay po sa kanila, Lord, ng kaaliwan, Lord. Sa inyo po talaga sila, Lord, makasumpong ng himalang kagalingan, Panginoon, Lord. Dahil kayo po talaga ang aming Diyos na dakilang mga gamot, Panginoon, Lord. Nalangin lang po talaga sila, Panginoon, at magtiwala sa inyo, Panginoon, Lord, na Lord, yung aming Diyos na pinapanalanginan at sinasampalatayanan, Lord, ay aming Diyos na buhay at makapangyarihan, Panginoon. At Lord, yung aming Diyos na nakalapitan, Lord, ay hindi po talaga kami iwan at hindi po talaga kami pahabayan, Panginoon. At Lord, pinapanalangin ko din po talaga, Panginoon, ang aming Presidente, Lord. Lord, talagang hindi po talaga, Lord, aksidente, Panginoon, na siya po talaga aming naging Pangulo, Panginoon, ngayon, Lord, na nakakaranas po kami, Lord, ng krisis, Lord. Talagang, Lord, malaking pagkapala po talaga sa amin, Panginoon. Dahil, Lord, talagang nakikita po talaga namin, Lord, kung paano niya po talaga kamahal ang aming mga kabayan, Panginoon, Lord. Lord, ikaw rin po talaga, Panginoon, ang ibigay sa kanya, Lord, ng kalakasan, Panginoon, Lord. Ang karunungan po talaga na nagmumula sa inyo, Panginoon, Lord. At Lord, yung divine protection din po talaga sa kanya, Panginoon. Lalo na po talaga, Lord, na hindi na po talaga siya bata, Panginoon, Lord. Ikaw po talaga, Panginoon, ang ibigay po sa kanya, Lord, ng mahabang buhay, Panginoon. At Lord, talagang narinig niyo rin po talaga, Panginoon, ang kanyang mga panalangin, Panginoon, Lord. Dahil, Lord, hindi po talaga, Panginoon, mixing yung kamay para hindi po talaga siya maabot, Panginoon, Lord. At hindi po talaga kayo, Lord, bingi para, Lord, hindi niyo po talaga marinig ang mga panalangin, Panginoon. At, Lord, kayo din po talaga, Panginoon, ang bibigay po sa kanya, Lord, ng mga kasama, Panginoon, talaga, Lord, na makakatulong po talaga sa kanya, Panginoon, Lord. Talaga, Panginoon, bibigay po talaga kayo, Lord, ng instrumento, Panginoon. Gumamit po talaga kayo, Lord, ng tao, Panginoon, na Lord, talagang makakatulong sa kanyang trabaho, Panginoon, Lord. At Lord, talagang, at Lord, tinataas din po talaga namin, Panginoon, Lord, na talagang hindi, Lord, talaga manaig po ngayon, Panginoon, yung corruption talaga, Lord, na naranasan po talaga, Panginoon, ng aming bansa, Lord, talaga, Lord. Ito po talaga, Panginoon, ang panahon, Lord, na magkaisa po talaga, Panginoon, ang mga kabayan po namin, Lord, sa gobyerno, Lord. Talagang, Lord, kayo po talagang maghipo sa kanilang puso't isipan, Panginoon, Lord, na, Lord, hindi po talaga, Lord, manaig po ang corruption, Panginoon, Lord, na imbis, Lord, na mag-corrupt po talaga, Lord, tumulong na lang po talaga, Panginoon, sa kabayan po namin na malubos na naapektuhan po, Panginoon, sa virus na ito, Panginoon, Lord. Panginoon, maraming salamat po talaga, Lord, na may, Lord, may Diyos po kami, Lord, na nalalapitan, Lord, may Diyos po kami na nalalapitan, nakakapitan, Panginoon, sa problema po na naranasan po talaga namin. Lord, salamat po sa kalakasan, Lord, pag-iingat niyo po talaga sa bawat isa, Panginoon, Lord. Maraming salamat po, Lord. Sa iyo po talaga, Lord, papurit po, salamat po. In Jesus' name, Amen.